Works, nandito na naman ako. Pag-usap naman tayo tungkol ito sa ginawa kong suma na kasaba. Ito ang ingredients ko. Meron ako dito. Itong kasaba, nag-grind ko na ito kanina. At saka meron itong niyog. Ayan o. Naluan ko sugar at saka yung kakanggata. Yung kakanggata, yun ay yung niyog na hindi ko hinaluan ng tubig. Pure talaga. So, ganitong paggawa ko. Ay, yung palang kasaba, pipigain mo muna yun. Kukunin mo yung kanyang juice, itatapon. At saka, yung matira, ito na. Yan ang ginawa ko. So, gagawa tayo ng suman. Alam ko, maraming marunong gumawa nito, pero mabuti na rin yung gagawa ako ng sarili kong suman. Ito. Ganun lang paggawa nito. Madali lang masyado. Meron na ako dito kabalo to. May nabalot na ako. Ayan. Gagawin ko na lang mamaya. Ilalagay ko yan sa kaldero at ilalaga ko. So, ganun lang. Madali lang masyado. Kasi wala akong ginagawa. Mabuti na rin yung meron akong mabuti na rin may kinaabalahan ako. Yan. Ganun. Hopefully, maya-maya lang, maluluto na ito at kakain na tayo. Okay. Ganun lang o ganun. Tapos ganun. Suma na siya. At tatalian ko yan ng ang mga dulo. So, ganito na yan pagkatapos. Ito. Saka sa kabila. Sarap-sarap nito. Pag maluto ito, sarap talaga. Ganun lang mga ka-Berks. Maya-maya, tingnan natin kung anong result at kakainin na natin. So, bye-bye! Hello mga ka-Berks, nandito na naman tayo. Habang pinapakuluan ko ito, naligo ako. So tapos na, tama-tama, namatapos akong maligo, kumukulo na ito. Ayan, o, tingnan ninyo. Marapit na yan maluto. Siguro mga 10 minutes na lang, maluluto na yan siya. Okay. Samantala, antayin mo natin siyang maluto. At kakain tayo ng merienda. Tama-tama, mag-merienda na. So mga ka-Berks, mga katulad kong byuda, may edad na, kung wala kayong ginagawa, magluto kayo ng mga kakanin, magtanim, at marami tayong magagawa dito sa loob ng bahay. Hindi tayo maiinip, so hindi tayo mabuburyong, lalo na ngayon, COVID. Kaya, yan ang ma-share ko sa inyo. Kasi ako nga, buryong na buryong na ako dito sa bahay. Wala akong ginagawa, matulog, kumain, at saka panunood ng TV, yun ang kinaabalahan ko, lalong-lalo na yung tulpo. Ay nako, marami akong napapanood na nakakaaliw sa akin, lalo na yung mga kabit-kabit. Ay Diyos ko, ang dami. Kaya, ngayon ang ginagawa ko, so hindi ako maiinip. Lilipas ang araw, maya-maya lang, hapon na naman, matutulog na naman ako. So, bukas, gagawa na naman ako ng biniglit. So, bukas pabibilihin ako yung inday ko dito ng panghalo sa biniglit. So, tingnan natin bukas kung ano-ano yung mga halo ng biniglit. So, okay. So, hanggang sa muli, please don't forget to share, like, and comment. Bye-bye mga ka-Berks! Hi mga ka-Berks! Luto na yata ang aking suman. Ayan, luto na. So, buha tayo. Ha? Titikman na natin kung masarap ba ito. Ayan. Buha na kami. Ang dami. Papatayin ko na ito. Ayan. Ito. Ito. Okay. Titikman natin. Ayun.
siguro ang sarap-sarap dito. Eh, tingnan natin ang laman, anong biso. Madali lang itong lutuin. Lalong-lalo na kung medyo malamig na ito. Ay, nako, ang sarap. Yan. Wow. Kung gusto naman ninyo, haluan ninyo ng, lagyan ninyo ng margarine or butter. Kain na tayo. Naku. Ang sarap-sarap ng suman, ng rose. Yan o, sarap. Kung gusto ninyo haluan ng butter, pwede. Basta ang margarine, pwede rin. Yan. So, wala ako ng tubig at ako'y nakukuha. So, tapos na ang recipe kong suma na kasaba. Ayan o, meron siyang niyog dyan sa loob o. Ayan. Sarap-sarap talaga. Hanggang sa muli, hanggang bukas pala, gagawa ako ng binibit. So, huwag ninyo kalimutan mag-subscribe, share, like, and comment. Thank you, mga kabirds. Salamat.